What is up guys? Good morning sa inyong lahat. Magandang umaga. So nandito tayo ngayon sa Tagaytay Road going to Barangay Puting Kahoy dito sa Silang Cavite. So guys, for today's video ay mag-update lang ako dito sa ginagawang pinakamalaking SM dito sa South, which is matatagpuan dito sa Santa Rosa, Laguna. So itong SM na to yung isa sa binabantayan natin dahil I'm so very excited na makita tong nag-ooperate dahil isa ito sa pinakamalaki, sabi nga nila, dito sa Laguna, ang SM Yulo Premier. Alright, so ngayong araw guys, samahan nyo ako at i-update ko kayo dito sa ginagawang SM. So last update natin I think last September. Alright, so ang oras natin ngayon 10:09 in the morning at ngayon ay November 24, 2024. Okay, ilang araw na lang mga bossing, Pasko na. So malapit na tayo, nakikita natin dito sa aking kinalalagyan ngayon itong ginagawang SM na to. Ayan o, talagang dito pa lang sa entry exit ng Calax ay makikita na natin talagang medyo may kalakihan. I think sa 5th floor to kasama yung basement, no? Yung ground floor, sorry. So kung makikita natin dito sa labas yung mga poste, ayan yung mga poste na itinayo. So doon sa last video natin wala pa to guys. So ngayon, aakyat ako doon sa overpass na yon. Ayan, aakyat tayo doon. And then, para makita natin yung kabuuan doon sa mismong kalooban itong may bakod na kulay blue. So tingnan natin kung ano yung makikita natin doon. Alright. So guys, ngayon nandito na ako sa taas ng overpass. Ayan. So itong way na to is going to Tagaytay. At dito naman sa ating likod, ito yung papunta ng Santa Rosa proper or ng Balibago. So dito sa ating kinalalagyan, kinatatayuan, makikita natin dito yung development nitong SM na ginagawa. Ayan. Simula doon, puro poste. So ngayon, mas nakikita natin kung gaano ka talaga alawak itong SM na to. Ayan o. Diba? Itong mayroong naitayo na na parang building. I think 1, 2, 3. So tatlong palapag na to. So ang alam ko may basement pa yan. Dahil nung sa simula ng vlog natin, eh mayroong hukay na malalim dyan. Tapos ito, may first floor na. Ayan, actually second floor na pala to. Ito to. Ayan. Ngayon nagbubuhos sila. Sobrang laki pala talaga, ano. Dito ko mas nakita yung lawak nitong SM na to. Kaya pala marami nagsasabi na ito na yung pinakamalaking SM dito sa South. Ayan. Although yung SM MOA, hindi ko pa nakikita yung kabuuan ng SM. Kasi wala naman tayong pag pumupunta ko ng SM sa MOA. So nakakapasok lang tayo pero yung mismong laki hindi na natin nakikita. No? Pero ito, talagang kitang-kita natin kung gaano kalaki itong SM na to. And muli guys, SM Yulo Premier, pero hindi po ito SM para kay Carlos Yulo. Ayan, so tinawag itong SM Yulo Premier dahil dito sa lote na pinagtitirikan itong SM na to ay pag-aari po ng mga Yulo. So baka nabili ng SM, so hindi natin alam, basta Yulo ang may-ari ng lupa kaya siya naging SM Yulo Premier. Ayan. Pero doon sa mga nagsasabi na ito ay para kay Yulo, Carlos Yulo, so hindi po.
So ito oh, magsasalin sila ng semento. Tingnan natin, ganito pala to. So tabing highway talaga siya oh. So pag natapos to, asahan natin talaga yung magiging traffic dito. Pero excited ako na makita to na nag-ooperate. Dahil syempre, isa na namang trabaho ang naghahantay sa ating mga kababayan na nangangailangan ng trabaho, no? So, alam naman natin ang SM, talagang napakarami ng empleyado. So, marami na namang matutulungan ng mga mamamayan tong SM na to. So, ito po yung basketball court, Barangay Santo Domingo. So, yun. Yun nga pala, Barangay Santo Domingo yung nakakasakop dito, Santa Rosa. And then, itong bandang taas natin, mga 50 meters lang siguro to 100 meters, is Silang Cavite na po yan. Yan po yung Barangay Puting Kahoy. So, ito guys, so, nagsasalin sila ng semento. Dahil nagbubuo sila doon sa may parting gitna. Nagbubuo sila. Ayan o, ganun pala ang pagganon ng semento. Wow, amazing. Tapos ihigupin itong isang malaking crane na mayroong parang hose na mahaba papunta doon sa gitna. Diba? Oy, umapaw kuya. Umapaw. Ah, hinihigop nun. Galing, no? So, ayun lang muna, guys. Dahil, anong oras na? 10:09. Although, maaga pa naman. 12 pa yung ating duty. Pero, ayan. Hanggang dito na lang muna yung update natin. At least, nasusubaybayan natin kung paano itinatayo itong SM na to. At unti-unti nating nakikita yung development. Kung gaano talaga kalaki. At nagkakaroon na siya ng, kumbaga sa ano, itsura. So, napifigure na natin yung magiging kahihinatnan o magiging kalalabasan itong SM na to pagdating ng panahon. I think mga 2026 o 2027 fully developed na to, baka nag-ooperate na to, maybe. So, yon. Good luck sa ating mga kababayan na magkakaroon ng trabaho dito sa SM na to, di ba? So, doon sa mga pioneering na magiging empleyado nito. So, good luck sa atin lahat. At feeling ko napakasarap magtrabaho dito. Ang laki. Sobra. So, yan lang. Yan lang muna tayo sa oras na to. Dahil kailangan ko pang mag-prepare. Dahil papasok pa ng trabaho. So, ang sarap ng ano dito, oh, ng view. Ang ganda. Kitang-kita yung mga bulong-bundok yung nakapaligid dito. Ayan, oh. Alright, so, back to work muna tayo mga bossing. So, sa lahat na nakatutok dito sa video ko, kung nandito ka pa, ibig sabihin natapos mo itong video na to. And maraming salamat sa inyong lahat. At sa, kung bago ka lang sa channel ko at napadaan ka lang, so please don't forget to subscribe, like, and share nyo na rin po itong video na to para mas marami po makapanood at maging updated dito sa ginagawang SM Yulo Premier dito sa Santa Rosa. Okay? So maraming salamat guys. God bless you all. Bye-bye.